Hello guys, good morning. Ito kakagising ko lang at kayo rin ba ganito kapag gumising may patulala effect pa? Parang may iniisip ko, sabi, saan napupunta yung sahod ko, ganun? Parang ang lalim ng iniisip ko. Tuwing umaga talaga guys, tulala talaga ako kasi parang ang dami kong iniisip sa buhay. So yun nga guys, sabi ko, makaligo na nga. So, may naliligo pa, may kasabay pala ako tuwing 6 ngayon kasi yung bago kong kapitbahay. So, sana ako maliligo nito. May tao pa rin doon sa kabila. So, habang inihintay ko makalabas sila, is ako yung naghahanda ng aking gamit. Ay, nako! Nakatapos na pala ako naligo. Hindi ko na malayan, char. So, yan nga guys, may nagtanong sa akin na isang kababayan natin na nag-work inside the house. Dahil daw ako is nag-work na sa labas. Nagtanong siya kung bakit daw mayayabang yung nag-work sa labas. Naku po, hindi po yan totoo, char. Mayayabang daw yung nag-work sa labas. So, nag-mention siya ng mga work, nag-work na mga name. Nursing daw, hindi daw namamansin. Sa mga cashier, sa mga sales lady, ganyan. Kapag nakikita nila na ka-uniform isang tao, is hindi daw sila namamansin, ganun. Hindi daw sila mangiti, hindi malang daw sila, hi kabayan. So first, tapos meron pa, etc. Marami naman na mga work dito sa labas. So, sa nursing guys, is marami na akong beses pumunta ng hospital dahil nagpapacheck up kami ng alaga ko. Is hindi ko alam kung nature talaga nila na hindi talaga namamansin. Pero kapag need nila yung help guys, is nananawag naman sila kabayan, nagaganyan naman sila. Siguro ano lang siguro nila yun, trip lang nila na hindi mamansin. Kung hindi man sila nakangiti or something guys, baka may pinagdadaanan sila. Lahat niyan, yung nursing, cashier or sales lady ganyan, is baka may pinagdadaanan sila. Baka may mga problema sila. Ganun. So, nasa maling tempo ka talaga na pagpansin sa kanila, hindi sila nakangiti ba. Nginitian mo, tapos hindi sila nagngiti back, o baka may mga problema lang talaga sila, guys. So, huwag kayong mag-alala, hindi po mayayabang. Yung iba, siguro may mga attitude, pero hindi po lahat. May mga mababait po. Speaking of the, sa sales ladies, naka-encounter na ako once. So, kahit hindi naka-uniform is, may attitude din sila. So, nagtatanong ako kung magkano yung damit ng bata kasi gi-gift ko. Tapos, sabi niya, hindi siya nagsalita guys. Okay lang kung sabi niya sa akin, wait lang nga, i-check ko doon sa phone niya. Ay hindi, phone ba yung hawak-hawak niya para mag-scan para magkano yun daw, ganyan. So, yun, sabi ko, nag-excuse me ako ulit. Sabi niya, wait lang, ganyan, pabagsak na salita guys. So, hindi na ako nagsalita kasi baka may problema siya. Sabi nung pinsang ko, huwag mo na lang patulan kasi baka may problema or napapagod siya sa trabaho niya. So, sana kahit naman napapagod tayo sa trabaho natin, yung nag-work sa labas, is huwag niyo naman po i-ganun yung kababayan niyo. Kahit sino man dyan. Kasi kapag magsumbong yan sa mga manager niyo, ganyan, kayong mawala ng trabaho. Ganyan, so kinuwento ko yung kitanda, habi niya sa akin. Sana sinabi mo sa akin, habi ko, wag, okay lang, pero gusto ko lang i-share sa'yo kung ko. As in, binagsakan talaga ako ng, wait lang, ganyan yung sa akin. Kasi tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, Miss, magkano po yung discount nito? Kasi may sale kasi sila. Tapos hindi siya nagsalita, hindi talaga siya nagsalita. Sabi ko, Miss, magkano po yung Sabi niya, wait lang, nag-ano pa ako dito, habi niya sa akin, grabe.